Sinungaling. Yan ang maanghang na paratang ng mga netizen sa aktres na si Liza Soberano matapos mapag-usapan sa Twitter ang video kung saan nagmukha na namang kontrabida ang mga Pilipino dahil sa paraan ng pagkakwento niya sa isang interview. I kind of wanted to do more and I actually get a lot of hate for saying that. Bakit sa tuwing ini-interview si Liza, parang lumalabas na masama ang mga Pinoy? May problema ba siya sa mga tao rito? May tampo ba siya sa Philippine showbiz? O mabilis lang talaga siyang makalimot? Isa-isa nating pag-uusapan ng mga yan sa video na ito. Nitong February 14, naging topic sa Twitter ang clip ng interview ni Liza sa isang US-based YouTube channel na nagtatampok ng mga bagay na may kinalaman sa Pilipinas. Sa simula ng interview, ay natanong si Liza ng host kung ano ang nagtulak sa kanya upang pasukin ang mundo ng Hollywood. Again, I wanted to have a more casual conversation about the things that kind of drive you personally. And you coming to, you know, to Hollywood is such a big deal, but I'm also curious to know like what personally drives you. Ngunit imbis na sagutin na lamang ang tanong, ay nagpaligoy-ligoy pa ang aktres hanggang sa makarating siya sa kwento niyang nagalit daw ang mga Pinoy sa kanya dahil sa kagustuhan niyang gumawa pa ng mas maraming acting stint na hindi niya nararanasan sa Pilipinas. I think because I did grow my career back home in the Philippines first, and now I'm kind of making that transition now. People think that, oh, I'm leaving them, like I'm forgetting everything that I ever had or ever did, and that's not it. I want to help open up doors. I want to be part of that community. Eventually, like after a decade of being in Filipino entertainment and everything, I kind of wanted to do more, and I actually get a lot of hate for saying that, you know. Hindi pa natapos si Liza at inungkat niya ang salitang ungrateful na ibinabato sa kanya ng mga Pinoy magmula nang subukan niyang mag-Hollywood. Everybody always says like, why wasn't I content with what I was doing back home in the Philippines? I'm ungrateful for not like being content and for wanting more and for talking about wanting to grow and everything. Being grateful and wanting personal growth, they're not mutually exclusive things. Like you can have both. You can be grateful and thankful for everything that you've experienced, everything you've done, but want more for yourself, want to grow. Subalit nagalit nga ba talaga ang mga Pinoy sa kanya dahil nangangarap siya ng mas mataas? O baka naman may dahilan talaga ang mga tao para magalit sa kanya? Well, ayon sa mga netizens na nakapansin, tila nalimutan daw ni Liza na kaya nagalit sa kanya ang mga Pinoy ay dahil sa mga sinabi niya noong nakaraang taon tungkol sa mga karanasan niya sa Philippine showbiz na kung papakinggan daw parang wala itong naidulot na maganda sa career niya. Pero depensa naman ng mga fans niyang nagbubulag-bulagan, she's just speaking her truth. Hey, it's been a while. Noong February 26, 2023, in-upload ni Liza ang isang vlog na naglalahad ng mga nangyari sa kanya matapos siyang hindi makita sa anumang teleserye o programa pati na rin sa pelikula simula nang lumaganap ang COVID-19 at nang mabigo ang ABS-CBN na makapag-renew ng prangkisa noong 2020. Hindi pa man nakakaisang minuto ang vlog ni Liza, ay may narinig na kaagad ang mga tao mula sa kanya. I didn't have a childhood, nor did I have the chance to grow and become an adult on my own terms. I had always been told what to do, what to wear, what to say, and what not to say. I know this was for my own good. It was to protect me and my career, but it was a career I had no say in. A career that, in many ways, wasn't mine. Nilinaw naman ng aktres na hindi siya bitter nang sabihin niya ang mga ito. This is not a story of bitterness or regret. In fact, it's the opposite. It's a story about growth and gratitude. Ngunit sa second half ng kanyang video, muling inilahad ni Liza ang mga pinagdaanan niya sa ABS-CBN kung saan umikot lang daw sa tatlong genre ang mga proyektong ginawa niya. Talakpan ng aktres, sa 13 years daw niya sa showbiz ay ang kapamilya actor na si Enrique Hill lang ang main co-star niya habang nakakahon sila sa isang production company at nagpaikot-ikot lamang sa tatlong direktor. I'm 25 years old now and I think people forget that I've been working for 13 years now. Since I was 12 years old. And I've been in 6 feature films, over 500 episodes of teleseries, and have only really dabbled into 3 main genres: romance, comedy, and drama.
And since I was 16, I had only really worked side by side with one main co-star, with the same production company rotating around the same three directors. Pagbubunyag pa ni Liza, sa ilang taon daw niyang nagtatrabaho ay hindi man lang daw siya natanong tungkol sa mga bagay na gusto niyang mangyari o kung ano ang idea niya. Pakiramdam daw ng aktres e para lang daw siyang inutusan na maging bulaklak sa loob ng mahabang panahon. And during all those years, I was never really asked for my input, my thoughts, my ideas. I felt like I was being told to be just a flower for so long, and I finally started to explore a world of being able to create and tell my story, and hopefully others. Sa dulo ng vlog ni Liza, ay idiniin niya na grateful siya sa lahat ng meron siya, sa lahat ng naranasan niya sa trabaho at personal niyang buhay, pati na rin sa mga fans niya. And I also just wanted to take the time to say that I'm truly so grateful for everything that I have, everything that I've experienced in life, professionally and personally, and everything else that came with it. Bagamat nilinaw ng aktres na grateful siya sa mga nangyari sa buhay niya, hindi naman ito kinagat ng karamihan sa mga netizens. Unang-una sa rason nila, pwede naman daw maging grateful ang aktres nang wala siyang pinalalabas na masama sa kwento. Base kasi sa mga kwento ni Liza, parang lumalabas na kinontrol siya ng ABS-CBN at ng dati niyang manager na si OG Diaz sa buong buhay niya bilang kapamilya. Pangalawa, maging ang king of talk at ang taong tinitingala ni Liza na si Boy Abunda ay tumugma ang sentimiento sa naramdaman ng mga taong nakapanood ng vlog niya. Sa episode ng Fast Talk with Boy Abunda noong March 1, 2023, inihayag ni Tito Boy ang kanyang sobrang pagkadismaya sa sinabi ng aktres. Disappointed po ako doon sa vlog. I'm not disgusted, but I am extremely disappointed with the vlog. Ayon kay Tito Boy, maaari naman daw magbago ng career path ang aktres, ngunit dapat daw ay baon pa rin niya ang pagpapasalamat sa lahat ng mga nangyari sa kanyang showbiz career. You can proceed with your career, you can redirect your career, pero sana you can journey in gratitude. Sana baon mo ang pagpapasalamat sa lahat ng mga nangyari at sa lahat ng mga taong dumaan sa buhay mo at kasama mo, because you are where you are today dahil sa mga taong tumulong. Sana rin daw ay huwag kalimutan ni Liza ang kanyang nakaraan, kung saan minahal siya ng mga fans niya, pati na rin ang mga oras na nagtrabaho ng husto ang mga taong nakapalibot sa kanya upang marating niya ang kinatatayuan niya. Do not disregard your past. Do not disregard the 13 years na minahal ka ng mga fans mo. And do not disregard the hard work that your managers put into who you are today. Matapos nito ay harapang sinabi ni Liza sa kanyang interview kay Tito Boy na nasaktan siya sa naging reaction ng host sa kanyang vlog. Nahurt ako kasi feeling ko of all people, ikaw yung makakaintindi. Because, you know, I see you as one of the wisest in the industries, and sa dami ng napagdaanan mo with different personalities, parang you always saw things for what they were. And parang ang paniniwala ko, your judgment isn't clouded by the noise of the media, by what the fans say. So parang I felt misunderstood by you. Subalit na intindihan din daw ng aktres ang nais iparating nito, matapos siyang kausapin ng manager niyang si James Reed upang ipaliwanag sa kanya ang ibig sabihin ni Tito Boy. But then, nung nag-usap naman kayo ni James, he talked to me after and in-explain niya sa akin yung thought process mo about everything, and I understood your point. Kung naiintindihan naman pala ni Liza ang ipinupunto ni Tito Boy, bakit hindi niya maintindihan ang nais iparating ng mga netizen sa kanya na kaya siya tinawag na walang utang na loob dahil sa mga sinabi niya sa vlog niya at hindi dahil sa kagustuhan niya mag-Hollywood? Bakit ngayon parang lumalabas sa interview niya na galit sa kanya ang mga Pilipino dahil nangangarap siya? In the Philippines, there's this huge phenomenon called love teams. Tila minasama ni Liza ang pambabatiko sa kanya ng mga netizens. Dahil makalipas ang isang buwan simula na mag-viral ang kanyang vlog, ay nagpa-interview siya sa South Korean online show na Get Real, kung saan ikunento niya ang sistema ng isang love team sa Pilipinas. Bagay na pinakinabangan niya ng matagal na panahon at nagpasikat sa kanya. In love teams, you're expected to just be with that one person
Forever? Throughout your career and in your personal life. Taliwas ang mga sinabi niyang ito sa vlog ng Kapuso actress na si Bea Alonzo, kung saan isinuwalat niya na balak ipareha ng ABS-CBN ang ka-love team niya noon na si Enrique sa Asia superstar na si Catherine Bernardo para sa pelikulang Hello Love Goodbye. Yung Hello Love Goodbye ni Catherine and Alden was actually offered to Ken and I first. Oh. And then I wanted to do that movie so bad, but then they were like, there's another project lined up for the both of you. Tapos while we were doing Bagani, nabalitaan ko that they offered it to Catherine and Alden. At first they offered it to Catherine and Ken. Oh. And that scared the shit out of me. Yeah. And I was scared that, like, after Bagani and then when I do Darna, wala na yung Liz Ken. Bukod pa rito, inamin din ni Liza sa press conference ng Make It With You na tinanong sila ni Enrique ng dating head ng Star Cinema na si Olivia Lamasan kung gusto nilang makipagtrabaho sa ibang aktor. Subalit sila mismo ang tumanggi sa alok na ito. They were like asking us, sila ina, are you guys open to working with other actors and actresses in the future? So parang I don't think that it was really time for us, or well, it's not time for us yet to separate, but it's really inevitable because we all need it for our growth and also for the company's growth as well. Sinabi rin ng actress na ayaw raw makita ng Filipino audience na nakikipagtrabaho ang isang artista sa hindi nito ka-love team. People don't want to see you aside any other male actor or any other male in general. Mali ang sinabing ito ni Liza. Dahil nang bumida si Catherine at ang kapalit ni Enrique na si Alden Richard sa Hello Love Goodbye, ay sinuportahan pa rin sila ng mga tao, dahilan upang maging highest grossing Filipino film ang kanilang pelikula sa loob ng mahigit 4 taon. Sa pagpapatuloy ng kanyang interview, sinabi rin ni Liza na ang tanging paraan ng isang artist para maging big star ay sa pamamagitan ng isang love team. And in the Philippines, the only way to become a big star really, if you're not a singer, if you're an actor, is to be in a love team. Mali rin ito. Dahil ang mga kapamilya stars na sina Vice Ganda, Ann Curtis at Piolo Pascual ang magpapatunay na hindi mo kailangan ng love team para maging isang big star. Uminit ang ulo ng mga netizen sa interview na ito ni Liza. Dahil base umano sa kanyang pananalita, nagmistulang sinisiraan ng aktres ang Philippine showbiz dahil lamang sa hinanakit umano niya sa love team culture. Sa panayam naman ng press kay Alden at sa megastar na si Sharon Cuneta noong Disyembre, sinabi nilang nalungkot at nasaktan sila dahil sa mga taong mababa ang tingin sa mga love team. Well, there's nothing wrong with being part of a love team. And I think it's the Filipino culture and I think we have to respect that. Meron po kasing mga nagko-comment na nakikita natin na parang nilulook down nila yung pagiging part ng love team. And I don't, parang it's not... Masakit yun on our part na knowing, yes, baka kailangan lang mag-reality check tayo, saan ba tayo nag-start? And anything that has been a contributing factor to our career and success, parang no one has the right to look down on that. So being part of a love team is our cultural belief already. And doon kasi talaga nagre-revolve ang Philippine showbiz industry. But right now, since we're transitioning with content, yes, and parang... of course, andun pa rin siya. But yun nga po, parang I've reached my age already. I'm celebrating my 13th anniversary po this coming December 8th. 13th po pala, hindi po pala 12. Opo. So I am very much grateful to be part of love teams po in the past. Ako po kasi, of course, I've been a product of love teams. And I am not ashamed. Hindi ko po ikinakahiya na marami po akong naka-love teams before. And hindi ko po ikinakahiya na doon ako nagsimula. But I am very much grateful to the love team concept here in the Philippines. But as right now, as I transition to be my moving forward to my career independently, lahat po nang naya-apply ko ngayon sa mga decision ko is coming from the learnings that I've got during my love team era days. So cons, very minimal, tolerable, but the benefit of that is kung ano man po ako ngayon, kung ano man si Alden Richards ngayon, it's because of the love teams that I've been through. And I'm not ashamed of that. Exactly the same answer also. Thank you, kasi Bobby. Kasi diba we hear, Bobby, we hear na some people are saying, Pilipinas lang naman yung may ganyan eh. Pilipino lang naman yung may love team eh. For me, how come you say it na in that tone? You should be saying,
it's part of our culture and our identity since Rogelio de la Rosa and Carmen Rosales, you know, Luis Gonzalez, and who was Tito Luis's, and who was it, Tita Glo, Tita Gloria Romero, and then Tita Nida Blanca, Tito Nestor de Villa. I hope that people that started out in a love team and are inclined or are suddenly disowning that, I'm very sad about that. Because like Alden, I'm very grateful to have been part of love teams. But without the success that I garnered with a love team to begin with, paano ako kaya nag-umpisa? Nakakadagdag sa'yo, hindi nakakabawas. So, ang importante is, when you do a solo, or you do a movie with another love team, people are still gonna watch you. And some people are gonna love this love team with you, the others will love this other one, the others will love this other one, but always, there's you. You're the common denominator. So we should respect that. We should, that's unique to our culture, and we should just accept it and embrace it. Because like I said, since Carmen, you know, Carmen Rosales, Rogelio, since it started, it's parte na natin yan. Yung, ano ba naman yung pakiligin mo yung audience na nagdi-dream sila na, oh, they might end up together. Diba? It's nothing, there's nothing wrong with that. Because our business is a fantasy, business of fantasy. We make dreams. We make magic on screen. That's part of it. Hindi malinaw kung bakit parang may hinanakit si Liza sa kanyang mga sinabi sa kanyang interview. Pero para sa aming team, unfair ang ginawang ito ni Liza dahil pagkatapos ng programa ay tiyak na hindi naman ibe-verify ng kanyang mga nakasama sa interview kung totoo ba ang mga sinabi niya tungkol sa love team culture sa Pilipinas. Who thought of this like crazy PR? It's like genius but in like a sadistic way. Yeah. Hindi pa natapos ang pagsasalita ni Liza tungkol sa mga Pinoy. Dahil nitong February 5, naging guest naman siya sa isang American podcast kung saan tinalakay ng aktres ang mental health sa Pilipinas. Ayon sa kanya, nahuhuli raw ang Pilipinas sa usaping mental health kung ikukumpara ito sa Amerika. Kaya naisipan umano niyang magsagawa ng partnership sa isang mental health company para sa isang podcast na dinala niya sa mainstream noong 2022. Katwiran ni Liza kung bakit niya ito ginawa, hindi raw kasi gaanong gusto ng mga Pinoy na pag-usapan ang topic tungkol sa mental health. We're very, I would say, behind just in terms of like really understanding mental health and mental health issues and having like different areas to go to when you're struggling. And so I partnered with that company, and then I came out with a podcast in hopes of making it just more mainstream for people, because in the Philippines, yeah, we don't really like to talk about mental health that much. At kahit malayo sa topic ang paksang utang na loob, naipasok pa rin niya ito tulad sa isa niyang interview nang tanungin siya kung bakit ayaw umanong pag-usapan ng mga Pinoy ang tungkol sa mental health. Why do you think that is? It's a taboo topic because I think, honestly, it dates all the way back to like being colonized, because we were colonized for so long. And we have this like Filipino saying called like utang na loob, which means like you're forever in debt to just be grateful for whatever it is that you have. Kalaunan ay sinagot din naman niya ang tanong at sinabing people pleaser ang mga Pinoy at ayaw umano nating nagrereklamo, kaya mahirap para sa ating mag-open tungkol sa mental health. Filipinos always like to say we're so resilient when it comes to facing challenges and whatever. But it's actually like we're just people pleasers. We don't we don't like complaining. We don't like talking about our hardships or anything. Everything has to be happy and pleasant at all times, and that's just not the way the world works. Pagmamalaki pa ng aktres, maraming tao raw ang nagsimulang mag-open tungkol sa kanilang pinagdaraanan matapos niyang gawing mainstream ang kanyang podcast. And when you started talking about it, how was it received? I think a lot of people started really opening up about their own struggles. Mm-hmm. And it started becoming less of a taboo topic, I would say. Like, people started being a little bit more vocal on social media. I got a lot of messages from my fans saying that it really helped them to think that, like, searching for professional help isn't so bad, isn't embarrassing. Iyan ang truth ni Liza, na tanging siya at ang mga mandirigmang fans niya lang ang nakakaalam. Pero ano nga ba talaga ang mas malapit sa katotohanan? Kung babalikan ang isa sa mga episode ng Itbulaga noong 2017, maaalalang nagbiro ang host nito na si Joey De Leon tungkol sa depression at sinabing gawa-gawa lamang ito. Huwag niyo suportahan, gawa-gawa lang niya yun. Oo, it's all in the mind.
Natakot ba o nailang ba ang mga taong pag-usapan ito katulad ng sinasabi ni Liza? Hindi. Sa katunayan, libo-libong mga netizens ang pumuna kay Joey dahilan upang mag-sorry siya sa national television. Yun kasi ang paniniwala ko na ang stress at depression halos magkapantay lamang. Huwag niyong asahan na alam ko ang lahat ng bagay sa mundo. Habang nabubuhay po tayo, natututo tayo ng mga bagong mga bagay-bagay. Nagkamali po ako. So, ako humihingi po ng paumanhin sa mga napaitan, sa mga nabanggit ko, humihingi ng inyong unawa. Ibig ding sabihin nito, matagal nang bukas sa usaping mental health ang karamihan sa mga Pilipino, lalo na ang mga Gen Zs at Millennials, taliwas sa sinasabi niyang tabu ang topic na ito sa Pilipinas. Maaalala rin na maraming Pilipino ang mas naging open pa sa kanilang pinagdaraanan matapos itama ng host na si Maine Mendoza ang sinabi ni Joey, pati na rin nang mag-tweet ang dating co-host niyang si Alden tungkol sa pinagdaanan ng kanyang ina. Kasi syempre maraming nakakaranas na ganun, lalo na sa mga kabataan. Kaya dapat totoo. Kapag mayroong nakakaranas na ganun, bigyan natin ng support. Moral support. Ibig ulit sabihin, bago pa man gumawa ng podcast si Liza noong 2022, vocal na sa usaping mental health ang mga Pilipino. Sa tingin ng aming team, ang tinutukoy ni Liza ng mga Pilipino ay ang older generation kung saan kabilang si Joey na hindi naniniwala sa depression. Sila rin kasi ang mahiling magsabi ng, nasa isip mo lang yan, magdasal ka lang para mawala yan, think positive lang, at kung ano-ano pa. Kung pagbabasehan kasi ang opinion ng mga Amerikano sa forum social network na Reddit, pati na rin ang vlog ng American pediatrician na si Dr. Aaron Carroll, masasabi nating mayroong paring stigma sa usaping mental health sa Amerika. Ibig sabihin ulit nito, walang kinalaman ang nationality ng isang tao sa usapin ng mental health kagaya ng pinalalabas ni Liza. Ito ay problema sa generational gap kung saan mas bukas ang isip ng mga kabataan sa usaping mental health kaysa sa mga matatanda, regardless kung ano man ang lahi nila. Ngunit hindi rin naman ito nangangahulugang lahat ng matatanda ay walang balak matuto tungkol sa mental health. Mayroon din namang ilang boomers na bukas sa usaping ito. Sa katunayan, kahit ang dating presidente na si Rodrigo Duterte ay nakagawa ng tama noong 2018 matapos niyang lagdaan ang Republic Act 11036 o ang Mental Health Law na ang main author ay si Senator Risa Hontiveros na isa namang Gen X. E paano naman ang paratang ni Liza na people pleaser daw ang mga Pilipino dahil hindi raw tayo nag-o-open sa mga problema natin? Taong 2016, nag-upload ang British YouTube channel na The School of Life ng video na pinamagatang Open Up kung saan ine-encourage nila ang mga tao na maging bukas tungkol sa nararamdaman nila. Kapansin-pansin din na sa nakalipas na isang dekada ay napakaraming articles na ang nagdi-discuss kung bakit nahihirapang mag-open up ang isang tao. Ibig sabihin, wala ulit sa nationality ng isang tao ang hindi niya pag-o-open ng kanyang nararamdaman o pinagdaraanan. Kahit ano man ang lahi mo, may mga pagkakataon na hindi mo talaga kaya mag-open sa ibang tao. At hindi dahil Pilipino ka o people pleaser ka. Iba-iba tayo ng pinagdaraanan sa buhay. Kaya sana, hindi generalize ni Liza ang mga Pilipino base lamang sa karanasan niya. Katulad ng nabanggit namin sa unang bahagi ng video na ito, naging topic noong February 14 sa Twitter si Liza matapos mag-viral ang kanyang recent interview kung saan nadamay na naman ang mga Pilipino. Hindi na namin uulitin ang video dahil baka kumulo na naman ang mga dugo nyo. Pero nais lang naming idiin na hindi naman ang Hollywood dreams ni Liza ang pinuputok ng butche ng mga Pinoy. Galit ang mga Pinoy sa kanya dahil sa statement niya sa vlog niya noong nakaraang taon na although sinasabi niyang grateful siya, hindi naman ito nag-reflect sa ilang mga sinabi niya. Kung tutuusin pa nga, may bahagi sa vlog ni Liza na sumasalungat sa mga sinabi niya noon. And during all those years, I was never really asked for my input, my thoughts, my ideas. They were like asking us, sila ina, are you guys open to working with other actors and actresses in the future? I didn't have a childhood, nor did I have the chance to grow and become an adult on my own terms. I had always been told what to do, what to wear, what to say, and what not to say. I know this was for my own good. It was to protect me and my career, but it was a career I had no say in. Anak,
Lagi kang binibigyan ng chance to say your piece, your opinion, your suggestion. Pinapakinggan ka din naman pag may complaints ka. Pero, di ba kung minsan we had to meet halfway? Pinagbibigyan mo naman ang production pag nilambing ka nila. And I thank you for that. Pakikisama ang tawag doon, anak. Pagtatanim para in the future, may aanihin. So bakit ang lumalabas sa vlog niya, ikinahon siya ng ABS-CBN? Bakit sinasabi niyang never siyang natanong sa mga idea at gusto niya? Bakit iba ang pagkakakwento niya sa vlog niya? Bakit kailangan masagasaan yung mga dati niya nakatrabaho? Hindi ba pwedeng mag-grow siya nang walang lumalabas na masama sa kwento niya? Wala namang pumipigil sa mga gusto niya. Noong 2022 nga, bago niya ilabas ang controversial vlog niya, marami pang nakasupport ang Pilipino sa Hollywood dreams niya. Ngayon lang may mga nagalit kasi may mali sa pagde-deliver niya ng kanyang saloobin. Yun ang punot dulo na para mang hirap na hirap i-acknowledge ni Liza pati na rin ang mga nagbubulag-bulagan niyang fans. Kahit kailan, hindi pinigilang mag-grow ng mga Pilipino ang mga artistang nangarap at nangangarap sa Hollywood. Tayo na nga yata ang pinakahayok sa recognition pagdating sa ganyang bagay. Yung tipong kahit may kaunting dugong Pinoy lang ang isang Hollywood singer o artista, nagsisisigaw agad tayo ng proud to be Pinoy. Pero bakit hindi ito magawa ng mga Pilipino pagdating kay Liza? Ang sagot, dahil may mali sa ginawa niya, na hindi namin alam kung may amnesia lang ba siya kaya hindi niya maalala kung ano ang ikinagagalit ng mga Pinoy sa kanya o baka hindi talaga siya aware na may mali sa pagde-deliver niya ng statement niya o baka kinukonsinti siya ng mga fans niyang nagbubulag-bulagan kaya pakiramdam niya tama siya at nagsasabi lang siya ng side niya. Bukod sa Twitter, napag-usapan din sa Reddit Philippines ang pangnenega ni Liza sa mga Pilipino. Narito ang ilan sa kanilang mga komento. When 13 was released, I was actually on board on supporting her. When the Hollywood rumor was circulating, I was actually ecstatic. Love that for her. Filipino represent. Yay! I think it was how she worded and framed how the Philippine entertainment and audience seemed to box her in a certain way that solicits a negative view on her. She said lots of things and it did really seem na may tampo siya sa Philippine entertainment in general, that's why the message did come off as negative. Tapos paid ad pa yung vlog niya at isinabay pa sa launching ng kalaban ng GCash. Others might say na mali ka ng intindi, hindi ganon. But if it was, it wouldn't have had a backlash. She gained notoriety in making rounds and talking the negatives from the showbiz she knew of. So ang challenge is, how can she move forward without any mention of things she didn't like sa Philippine showbiz and Philippine in general? As have pointed by others, ironic how you seem to hate something that literally made you, you. Tigilan yung out-of-the-box kineme, kasi kung ikaw yung lead, it's still a pairing girl. Ang pinagkaiba mo lang sa movie project na ito is ikaw yung support. It's paradoxical that she believes Korean media and Hollywood are suitable platforms to share insights about Philippine showbiz given the prevalent issues like depression, suicide, beauty standards, anorexia, and colorism in Korean entertainment as well as substance abuse. When she made the decision to go to Hollywood, she received a great deal of support. However, in some of her interviews, she seems ungrateful. Nonetheless, based on the parts of her new film that I have seen, I believe she is doing a good job. Not a fan though. She should stop talking. Bad publicity is coming from her. Agree, Dali De Leon also talked about some issues in the Filipino film industry pero hindi siya nabash. That's because she did it in a way na wala siyang inilaglag or pinasama sa colleagues niya. Kung tutuusin, si Dali dapat ang madaming kudae compared kay Liza na super inalagaan ng ABS-CBN. Same sentiments. She bit the hand that fed her. She could have had a lot more support from Pinoy fans including myself. Nobody advised her, not even her management, how to speak diplomatically so she didn't sound so negative. Nobody advised her about not burning bridges. Careless, really. Very well said, Beshi. She could have worded her interviews differently. Sinabi sana niya na she would not have gained millions of followers on social media if she weren't famous in the Philippines and that following gave her a leg up here. Can't she just focus moving forward? She keeps on saying negative things about her past. It's all on her head lang naman. Anyway, the undeniable fact is had it not for Philippine industry, wala siya. Dukha pa rin siya now at walang clout.
The only problem is that her talking about the industry will raise her. Mind you, in all honesty, she doesn't have that talent in acting like other actresses have. All she has is a pretty privilege, which I guess what she needs to address. I hope it lasts for her in the Hollywood. I still remember how ABS-CBN supported her for 13, tapos ang dami niya palang sinasabi, she burned bridges. Yun yung reason kung bakit maraming backlash sa kanya. Pati sina Yayo Aguila, Manilyn Reynes at iba pa, hindi nila nagustuhan yung timpla ng sinabi niya. I love Liza, pero yung mga interviews niya, she burned bridges to ABS-CBN and to OG Diaz, which resonated to me na ungrateful siya. Sana nagpasalamat na lang siya kasi inangat naman talaga siya sa kahirapan ng ABS-CBN at ni OG. We'll support her Hollywood journey, but not the way I supported her before. Yeah, marami namang susuporta sa kanya sa Hollywood. Hindi din siya ang artista na unang gustong sumabak dun. The difference lang sa iba, parang puro na lang negative side ng Philippine showbiz ang focus niya sa interviews. Grabe siya to down the Philippine entertainment. Iba-iba naman ang industry. Like Bollywood, iba din ang style. Wala siyang nationalism to love the country. She just simply needs attention sa Hollywood. Nakakaawa lang yung mga nasa likod ng camera just to make her movies. Wait until Liza Zoberano finds out that the entertainment industry in every country has toxic sides and that other nationalities also have toxic traits, not just Filipinos. Bakit lagi nitong sinisisi ang mga tao? Nung bago pa naman ang plans niya na maghanap ng work sa Hollywood, almost lahat proud sa kanya eh. Until she opened her mouth and naging ungrateful siya sa nagpasikat sa kanya. Tapos eto na naman, Diyos ko! Parang sinisiraan niya ang mga Pilipino audience sa ibang bansa. Play victim siya para nga naman kaawaan siya tapos bigyan ng project. Siguro ang point lang, she was out like that na parang ang kalat na niya. Imagine kung sisikat talaga siya at puro ganyan ang sinasabi niya na parang wala nang magandang nangyayari sa Pilipinas. Ano na lang ang magiging status natin as a nation? Parang nilalaglag niya na tayo ng bongga eh, not invalidating her. Pero kanya yun eh, she is not speaking for everyone naman talaga. I am not sure kung she has done a lot of reflecting bago siya umalis sa poder ni OG Diaz. Bakit parang negative lagi ang generalization niya sa mga Pinoy? Just because na ayaw mo mag-complain or ipaalam sa iba yung pinagdadaanan mo doesn't mean na people pleaser ka na. Tsaka ang pagiging people pleaser hindi lang exclusive sa mga Pinoy yan. I do like that she's bringing awareness regarding mental health though. Hindi man masolusyonan agad, then at least it's being talked about. Pero girl, yung people pleasing thing, it's giving ang baba ng tingin niya sa kapwa Pinoy. I don't get why she's relating mental health to being colonized. Anyways, Liza is doing good. Kaso why does it feel like lately she's talking badly about Filipinos in these kinds of interview? I agree about being aware of our shortcomings, pero it's the way we see it. Look at Lea Salonga. She's proud being a Filipino, but it doesn't mean that she's also not critical of the wrong things that are happening in our country. Si Liza, puro na lang negative as if she doesn't want to be associated as a Filipino. Everyone criticizes Filipino culture. It's not new. In fact, it seems like that's all she can do. Criticize everything and make noise from it to be more popular. Eto lang ang di ko gusto. Parang gine-generalize na niya masyado. Ineng, mabuti nga at mas may awareness na ang mga tao ngayon. Advocate na nga ang isang senadora niyan, di ba? Sinusulong na nga ang mental health leave eh. Salita ng salita, kulang naman sa research. Exactly, these things don't change overnight. Malayo ang gap natin compared to other countries, especially when it comes to mental health, but I'm noticing changes in the country. Masyadong nagmamarunong, nagkaroon lang ng isang movie sa Hollywood ang dami na niyang alam sa Pilipinas. Filipinos are not people pleasers. We just like to see others happy. However, utang na loob and being grateful are two different things. The former is something that is being enforced upon you, and the latter is something you do willingly out of love. Utang na loob, when done correctly, can be healthy. But if not, it is rather toxic and leads to mental health issues, which is a whole different topic. As a third world country, we don't talk about it as much because there is a more urgent need that needs to be addressed, such as food on the table, roof over our heads, etc. True, yung sagot ni Liza parang hindi malang nakaranas umahod ng under 500. Try niyang magtrabaho ng 1 year tapos provincial rate. Ewan ko na lang kung maisip niya pa yung mental health pag nagugutom na yung whole family niya. She's starting to sound so pretentious, not invalidating her mental health struggles if she's really suffering from one. But her woe is me attitude has become a little off-putting. Can't stand people who spout pseudo-deep nonsense now.
Or maybe some people are just not buying the load of God swallow that she's spouting. The word speaking my truth can go far off where the sun don't shine. Pag sinabi mo kasi yon, parang ayaw mong ma-challenge, diba? Conversation stopper kumbaga. I totally get what she's saying. And like I said before, I agree with her. There's nothing wrong with criticizing the country, especially pag meron naman talagang mali. But it's the way she says it. Puro na lang bahira pang na-experience niya sa Pilipinas? Kung gusto niyang may ma-improve ang bansa, bakit hindi siya sa fellow Filipinos niya makipag-usap? You speak to foreigners eh, parang wala naman silang magagawa o care about the country. Puro generalization, basically putting every Filipino in one basket which emphasizes the stereotypes na tingin ng mga foreigners sa atin. There's a difference between wanting to improve the country and wanting to be accepted by the Western media, which I find so ironic sa mga sinasabi niya. I know Philippine media affected her mental health, pero ano ang connect sa colonization? Like girl, pag-isipang mabuti yung sasabihin bago magsalita. Ewan ko ba kay Liza? Mema lang talaga minsan, parang she despises her time here in the Philippines. She's like any other foreigners na nakiklickbait ng mga Pinoys. She always claims to be Pinoy when it's only convenient for her. Ewan ko ba kay Liza, the Filipinos were nice to her during her stay here even if sobrang baro niyang umakting and face card lang talaga ang sumasalba sa kanya, to the point na inilagay na siya sa pedestal. Sana she's careful with what she says in her foreign interviews kasi paniniwalaan yun ng ibang lahi. I'm happy na she took the road less traveled, but girl, once again, you're not all that. I totally agree. We should be more aware. In this case, she should be speaking to Filipino media rather than whining about it overseas where foreigners can't and won't do anything about it. Instead, they will just simply form a stereotype against the country and the Filipino people. Let's face it, from the way she's saying it, she's not giving awareness. She's whining about she was treated in the Philippines, which she got a good career out of. Ito na ang pinakamahabang video na nagawa namin sa channel na ito. Ginawa namin ito hindi dahil gusto naming bumagsak si Liza. Ginawa namin ang video na ito dahil gusto naming ipaalala kay Liza ang pinagmulan ng yamot sa kanya ng mga Pinoy. Kaya sana, sa susunod na interview niya, tigilan na niya ang pagninega sa Pilipinas at sa mga taong nag-angat sa kanya upang makamit niya ang mga pangarap niya.